Yo, 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 mga Lodi Gates, mga kabike-bike. Muli, samahan nyo ako kung paano nga ba mag-zero ng travel na gatong kasong port. Ayan. Paano mag-zero travel ng port? Ayan. Siyempre, alam, may tulos tayo pang kalas nitong cup. Itong tulos ko, DIY. Pero may nabibili naman ito sa mga Lazada or Shopee na tools. Port remover ang tawag dito. Ayan. Ito yung tulos ginamit ko. Improvise ko lang yan. Kasi yung cup nito is ngipin-ngipin. Yan. Tanggal natin yung spring nito. At kumutan yung flat screwdriver para dun sa lockout naman. Kasi yung lockout nito is nakatornilyo. Yan. Sa mga mahilig mag aggressive na port o mag rigid port. Yan. Tanggal natin yung lockout ito. Pwede nyo pasamantalang iganto yung inyong port, zero travel. Ibaba nyo lang yan para mas mababa yung inyong harapan ng bike. At mas aggressive siya pag nakababa. Parang naka-aerodynamic ang kanyang forma. Yan, tanggalin natin itong kabilang cup. Sentro natin yung ating tools. Yan natin pihitin to. Yan, mga Lodi Gates, muli, maraming salamat sa inyo pag-subscribe. At sa mga bago nating subscriber, maraming salamat sa inyo. Nawa, may matutunan tayo sa ating mga ginagawang video. Lalo sa mga bagong mekaniko. Napaka-basic na naman talaga. Basta't maulido ka lang at makuting-ting ka. Yan, napaka-bless lang po. Huwag natin ipagdamot ang ating kaalaman. Kaya ito, gawa tayo ng video. Ayan. Tools lang ang kailangan nyo. Ayan, natanggal natin. Pati yung lockout sa loob. May isa pang spring yan. Ayan. Yung kulipote yan. May spring yan eh. Kumuha tayo ng pangkalas ay makalas nito. At long nose. Wala lang dito. Wait lang. Kuha tayo yung long nose. Para makalas ito. Ayan. Wala na siya naman sa loob. Mga Lodi Gates, bagsak na nga siya. Bali, ang gagawin natin ay itong ating tearing sa mahaba. DIY din po ito. Size 12. Size 12. Na socket wrench sa loob. Ayan. Socket wrench yan. Yun nga, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell kung bago ka lang sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bago kong video. Yan, counterclockwise din ang pabukas nan. Counterclockwise. Yan, yung tools na inis, ano ko lang yan, DIY ko lang yan. DIY natin yan. Pwede nyo gumawa ng ganyan. Yan, ganoon din. Ang pagbukas nito is counterclockwise. At muli, maraming salamat sa mga bago ating subscriber. Huwag nyo kalimutan i-share itong ating video para sa mga kasama ng mga bike mechanic dyan o sa mga bikers dyan na idea sila kung paano ibaba yung travel nila. Yan, tanggal lang nga yung dalawang tornilyo sa loob. Mahaba. Tanggal natin yung tornilyo, mga Lodi Gates. Pwede natin punutin yan. Dapat ganyan kataas lang ang travel. Pantay dyan. Para kahit 2.10 o 2.35. Pwede. Yun yung ating agad ng spacer. Dalawang spacer na ating gagamitin. Yan. Depende kasi sa haba ng, yan, ng stanchu. Kayo na magkakarkula. Yan. May stanchu mahaba. May stanchu mixe. Ganyan na mangyayari dyan. Dalawang spacer. Dito. Yan. Tapos susukatin yan. Spacer yon para sa loob naman. Ayan. Ating susukatin yan. Halimbawa, 4. Hindi yan isa main thread. Yung thread para may thread yan. Halimbawa, 4. Ayan. Pupunta tayo ng 4 ng tubo para naman sa loob. Sa loob ng spacer. May spacer sa loob, may spacer sa labas.
ganito nga gagawin natin yan mga Lodi Gates, mga bike-bike, hanap tayo ng tubo. Yung akasya dyan sa loob. Ang ginagamit ko dyan ay yung ito, manibela. Ayan, nababasan ko na noon nito. Ayan, kasya dyan sa loob. Ayan. Ganyan. Bali, puput lang yung 4. Ayan. Ayan, dusot yan. Siyempre, kailangan ng washer or spacer dyan para hindi lumusot yung tornilyo. Tayo na rin na maghahanap nan, mag-improvise. Washer ang ilalagay natin dyan or depende sa inyo. Ako, may nakuha akong kono na malaki. Ito yung naputol ko, 4 haba. Yan. Yan ang talagay sa loob, sa kabila, sa stancho. Yan. Sukat yan. At yan nga, ganito magiging forma niyan. Yan, ito yung nakuha spacer na kono. Kono ng foot brake yan. Yan. Ganyan lang, oh. Sukot natin sa loob. Yung tornillo kasama yung 4 na spacer. Ganyan, para hindi maulog. Palabasin natin yung tornillo. Ayan, lumabas na siya. Ikabit natin yung dalawang spacer. Ito yung spacer na ginamit ko sa ano ito eh. Spacer ng MTB sa ehe. Ayun, may labas na cotton thread. Nakita niyo ba yun? May labas na cotton thread. Yun ang ite-thread natin. Mamaya pag-hapit. Ayan. Ayan, clockwise na yan. Maghigpit. Siguraduhin natin na mahigpit talaga yan. Kasi para sa safety ng rider. Ayan. Ayan, tutukoy natin ng konti. Kung gumagalaw, hindi. Okay na siya, hindi siya nagalaw. Check natin yung tornillo kung gumalaw. Kung lumuwag ulit. Yun, lumuwag nga siya. Sige pa natin yan. Okay. Yan, yung kahigpit. Para safety rider. Yan, pantay yan. Pantay. Para pwedeng salpakan ng 26 at kung anong size ng bike nyo, basta kang taba ay mga 2.10, 2.20, kaya pa yan. 2.35, kaya pa rin. Yan. Kinabit ko nga yung lockout para may takip siya. Design na lang siya, hindi siya gagana. Ayan. Label lang. Yung taas. Nung art, tsaka nung port. Atin ang higpitan yan. Muli, maraming salamat sa mga bago ating subscriber. Yan. Skip pa natin gamit ang ating DIY tools. Pero sa Shopee, binabili ko yung mga tools pang bukas na. Ang kailangan nyo lang ay yung T-rings na mahaba na 12 para mabuksan yung port. Nga, huwag na mo subscribe at i-hit ang notification bell para laging updated sa mga bagong video. Yan, kabila natin yung lockout. Design na lang yun siya. Hindi na siya gagana. Dahil nakapix na naman yung fork natin. Yan. Yan ang fork si Zero Drive ng fork. Yan nga, once again, thanks for watching. Ito na. Final. At yung takip. Tandaan lang pagkakabit para tama yung thread. Pag-aip masok, huwag na yung pilitin. Kailang smooth. Yan, ganyan. Ganyan ka-smooth. Kaya ng kamay. Tapos, pag naka-report na, pwede natin habitin ng tools. Yan. Okay. Once again, thanks for watching. Ang inyong lingkod si Ricky Boy.
Okay na po. Okay. Yo, yo, yo.